Late have I loved you, O beauty ever ancient, ever new. Late have I loved you. You were within me, but I was outside, and it was there that I searched for you. These famous lines have come from a saint whom we very much love and remember this day as we celebrate his feast, also known as the Doctor of Grace. He is Saint Augustine, Bishop of Hippo. Si San Agustin o Tata Agustin ay isa sa mga kilalang patron sa ating bansa. Maraming simbahan, seminaryo, paaralan at lugar ang ipinangalan sa kanya, marahil impluwensya ng isa sa mga unang orden ng relihiyoso na dumating sa bansa halos 500 taon na ang nakararaan, ang mga Agustino. There are so many things that one can say about St. Augustine. He was a bishop, a doctor of the church, a well-versed orator, and most of all, a prolific writer. Mga kasambuhay, hayaan ninyong alalahanin natin ang tatlong natatangi at di malilimutang mensahe buhat sa buhay at kwento ni San Agustine. Una, sa kanyang Confession of St. Augustine, dito niya inilahad ang simula ng kanyang buhay. Ito na marahil ang pinakakilala sa napakarami niyang isinulat para sa simbahan. Dito makikita ang kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Napakagandang kwento ng pagmamahal na hindi napapagod, pagmamahal na lagi at laging tatawagin kang magbigay ng sarili sa iba. Isang walang hanggang kwento ng pagbabalik loob at pakikitagpo sa Diyos na sa kanya ay unang nagmahal. Pangalawa, bahagi ng kwento ng buhay ni Agustin ang walang sawang pagmamahal ng kanyang ina na si Santa Monica, na sa halos 3 dekada ng pananalangin ay hindi nawala ng pag-asa na magbabago at magbabalik loob ang kanyang anak sa Diyos. Luha, dasal at pagmamahal. Ito ang sandata ni Santa Monica. Isang napakabuting halimbawa para sa ating mga magulang, lalo na sa mga butihing ina na lagi at laging ipinagdarasal ang kanilang mga anak at kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ikatlo, sa isang kilalang linya na marahil pinakatumimo sa ating pananampalataya. Ito ang mga katagang, "You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you." Nilikha mo kami para sa iyo, Panginoon. Ang aming puso'y di mapapanatag hanggat hindi ito nananahan sa iyo. Tunay na ang bawat pagtibok ng ating mga puso ay laan lamang para sa mga itinitibok nito. Sino ang itinitibok ng puso mo? Ay San Agustin, malinaw kung sino. Sa Diyos lang mananahan at mapapanatag ang kanyang puso. Mga kasambuhay, like St. Augustine, may every beat of our hearts resound the beating of God's heart in us and realize His profound love for us. May the prayers of our parents, most of all our mothers, move us and bring us closer to God. Let not our broken past hinder us in our journey to God. Do not be afraid, like St. Augustine. May you learn the immense meaning of these words and let your heart say, "Everything is grace." Maligayang kapistahan po ni San Agustin, mga kasambuhay. Ito po ang Catechesis kay San Agustin. Ako po si Father Armand Agustin Tangi ng Society of St. Paul. All for the Gospel.